Hello guys! Welcome back to another vlog. This is Elaine. And for today's video, we will do a cinnamon rolls. So, first, we have to wash our hands. Kailangan maghugas tayo ng mabuti. Kasi for today's video, hindi ko gagamitin ang aking mahiwagang KitchenAid mixer. Magmamasa tayo by hand. So first, lagi ko munang ginagawa is minimake sure ko muna na activated yung yeast ko. So meron akong 1 cup of milk dito. And iwo-warm ko siya sa microwave oven for 15 seconds to 30 seconds. So, ayan. Kapag na-warm na siya, lalagyan ko siya ng at least 1 teaspoon ng sugar. And then, 2 1/4 na teaspoon ng yeast. So, i-mix lang natin siya. Tapos, hintayin lang natin siya na mag-bubbles for 5 to 10 minutes. In a bowl, i-combine lang natin yung flour. Itong powdered milk. And then, sugar. And then, meron akong Himalayan salt dito. Pwede naman din kayong gumamit ng regular salt lang. 1 teaspoon ng salt. Pero kapag yung butter nyo, salted na siya, hindi nyo na kailangan yung salt. Baka sumobra sa alat yung gagawin yung cinnamon rolls. So, ayan, i-mix lang natin. So, ayan, makikita nyo ngayon, medyo nagbabubbles na yung yeast. Nagiging ganito na siya. So, means activated yung yeast na. So, ilalagay ko na siya dito. Kailangan lahat. And then, yung egg ko, ilalagay ko na rin dito. And yung butter. So, ihalo mo muna siya. Make sure combine na muna yung mga flour and wet ingredients bago natin masahin dito. Maglalagay na tayo ng flour dito sa countertop natin. Make sure malinis yung countertop nyo. Medyo sticky lang yung dough. So, ayan. Kailangan dapat matyaga ka. So, ininid natin to for around 10 to 15 minutes. Sa mixer naman, 10 to 12 minutes in low speed. Transfer na natin siya dito. Medyo sticky yung dough ko kasi linagyan ko siya ng powdered milk eh. Sayang to. Ayan.
So guys, mag-arm workout ako ngayon. Hindi ko nang kailangan mag-workout mamaya. So ayan, kapag ganito na nagsistick na siya, kuha lang kayo ng ganito kung meron kayo, and then scrape nyo lang na ganyan. Sticky talaga to guys. Tiyaga lang talaga. And yung ginagawa ko, kapag nagsistick siya, pinalagyan ko ng butter ito. Or oil. Huwag na yung flour. Para maging malambot pa rin yung dough. So, ayan. Tingnan nyo. Gano ka-soft yung dough natin. And mag-window pane test tayo. Kapag gaganitohin mo yung dough mo, kailangan hindi siya mapunit. Ayan o guys. So, okay na to. And lagi kong ginagawa to kapag nagbe-bake ako ng mga breads eh. I-round mo muna ng ganyan. Tingnan nyo. Ang soft. So, ayan. Meron akong bowl dito. Lagyan nyo ng oil. Para hindi mag-stick yung dough. Any kind of oil, pwede siya. You can use olive oil, vegetable oil, any oil. Or pwede rin butter. So, ayan. Lagay nyo lang siyang ganyan. And then, takpan nyo siya. Takpan nyo siya ng cling wrap or clean na ganito. Ano bang tawag dito? Na towel. And then, nyo siya in a warm place and let it rise for 1 to 2 hours. Ilalagay ko siya sa gym again. Kasi mas mainit dito So, lagay natin siya dito. So, ayan guys, as you can see, dumoble na yung size ng dough natin after 1 hour. And then, i-punch out mo lang yung gas niya. So, kailangan natin siyang i-shape into rectangle. May rolling pin ako dito. Make sure pantay. Parang hindi yata pantay yung sa akin. Yan, ganyan guys. And then, meron akong half a cup of butter dito. Oops. Na-softened na siya. Itong butter na to, room temperature na lang dapat siya para ma-spread mo siya evenly. So, ayan. So, ayan. Kapag ganyan na, ako hindi ko nauubusin yung butter na yon. Para less calories. Chos. Ayan. Importante lang naman kumapit yung brown sugar and cinnamon mixture natin eh. So, ayan. Kapag ganyan na to, i-spread out mo lang yung mixture natin. Ayan. Sayang to. After mong magawa to,
i-roll mo lang yung dough mo into log. Ganyan. Make sure tight. Tight yung pagka-roll nyo. So, ayan. Kapag ganito na siya, i-cut na natin siya into 12 pieces. Ito yung secret ko. Para mas madali siyang i-cut. Kuha kayo ng dental floss. Ito, walang ano to. Walang mint na flavor. So, ayan. Ganito lang, guys. So, ayun guys. Meron lang ako ditong 9 by 13 inches na pan. Ilagay na natin sila dito kapag na-cut na. Yes, nice. So, hayaan muna natin siya dito. So, ayan. While we wait, open na natin tong oven natin kasi kailangan preheated na siya. OMG. 350 degrees Fahrenheit siya. Guys. So, ayan guys. After 30 minutes, nagdoble na yung size niya. And i-brush natin siya ng butter bago natin siya i-bake. So ayan, ready na. I-bake na natin siya for 20 to 22 minutes. So, ayan guys, luto na after 22 minutes. Lagyan natin siya ng butter ulit habang mainit pa. And then, kapag medyo warm na lang siya, dun ko ilalagay yung cream cheese frosting ko. So, ayan guys. Ito na yung aking homemade cinnamon bun recipe. Tapos na siya. And mamaya, kakainin na natin. Medyo palalamigin muna natin eh. Medyo mainit pa sila. So, ayan guys. Look. Gusto ko na kainin. Ang bango. So guys, thank you for watching this video. Bye! Come on. Come on, please. Okay.